Number two, kaya po nagkaroon ng synod on the Laity kasi maraming crisis, no? Crisis and pressing concerns in the church as well as deeper faith and stronger Christian commitment in lay life. Ano po yan? Libawa, crisis and concerns. Diba, nandyan yung indifference, marami iba, wala nang pakialam sa simbahan, lack of involvement, wala na. Ayaw nang no, maglingkod sa simbahan. Ayaw nang maglingkod sa parokya. But at the same time, hindi naman puro negative, positive din, meron naman tinatawag na new fervor and methods of evangelization coming naman from lay people. Kasi nag-iisip din ng ating mga laiko, o paano ba natin, no? Sa lalong no mapapalakas no at mapapalalim ang pananampalataya ng simbahan nang gagaling hindi lang sa obispo, sa pari, pati sa mga laiko. So you see, may lights and may shadows. Tapos yung third ay ito, sabi po, there are lay groups of independent mentalities coming to prominence. Ayan, marami na pong wing. No, may mga Opus Dei, may mga neo-catechumenate, may charismatic movements, may mga BECs, etc. Sumusulpot po ngayon yan. So, paano natin sila mabibigyan ng paggabay para malaman din nila saan naaakma yung kanilang karisma at ministro bilang mga laikong naglilingkod sa simbahan? Yun yung reason. Kasi pwedeng magsulputan yan kung ano lang ang gusto mong gawin. E buti, binigyan po ngayon ng identity, binigyan ng paliwanag. Kaya, yung Synod of the Laity was a blessed opportunity para ma-clarify yan for our lay people. So far, so good pa rin? Very good. Okay, tuloy po natin. No? Ngayon, magandang tignan bago ako pumasok sa mga highlights that there are significant references of the document. Importante yung malaman ito. Ano ba ang pinagbasihan ng dokumentong Christi Fidelis Laici? No? Hindi ko naman mailalahad lahat ng footnote niyan at bibliography. Isusumahin ko lang para maunawaan po natin na ito pala ang mga pinagbasihan nito. Halimbawa, siyempre, kung magsusulat ng dokumento ang Holy Father at pagninilay, sacred scriptures. So, pag binasa niyo, makakakita kayo ng scriptural references, Old and New Testament. Number two, ayan, siyempre, mahalaga din yung tinatawag na mga writing sayings from the fathers of the church. At dyan, mababasa niyo mga keynote nila from St. Augustine at St. Gregory the Great. Meron pa pong iba. And then, siyempre, pagbabasihan pa rin yung Vatican II documents. Kasi, di ba sabi po natin, kaya nagkaroon ng synod, walking together, para palalimin yung pagninilay ng Vatican II. So, kung meron silang babalik tanawan, eh yung mga naisulat sa Vatican II. Ngayon, nakakatawag pansin, kasi ang concern ay laiko, ayan, ano ang mga makikita nyo dyan na pinagbasihan at mga keynote nila? Yan, Gaudium et Spes. Ano po ba yung Gaudium et Spes? Kung itatranslate nyo po sa Latin, no? From Latin to English. Joy and hope, di ba? Yan ang ibig sabihin niya, no? Pero yan po yung pastoral constitution of the church in the modern world. No? Tapos, Lumen Gentium. No? No, light to all people. Sinasabi po dyan, yan yung decree on the church. And then, itong Apostolicam Acquisita. Ito lalo po, kailangan basahin nyo po ito. Ito po yung apostolic activity. Ang translation po nito. Pero ito po yung decree on the apostolate of the Laity. Okay ha? So, isa pang dokumento na dapat nyong basahin bilang laiko ay ito. Ngayon, tatanungin nyo, sa namin makukuha yan? Makukuha ba natin yan sa Tagig, sa Pateros, o sa palengke ng Pasig? Internet lang po, no ha? Okay? I-Google nyo lang po yan. Downloadable yan. Mababasa nyo rin. Okay ha, no? Tapos, hindi lang naman nag-rely doon sa Vatican II documents. Kasi may mga naisulat after Vatican II. Ayan.
Yung isa ay Evangelii Nuntiandi. Ito po yung on evangelization in the modern world. Ang sumulat po nito ay si Paul VI, yung pong nag-sulat ng motto proprio letter ng tungkol sa synod. Okay? Yung Apostolica Solicitudo, no? Tapos yung mga dokumento katulad ng Solicitudo Rei Socialis, The Social Concerns of the Church, Familiaris Consortio, On the Role of the Family in the Modern World, Mulieris Dignitatem, On the Dignity and Vocation of Women, and Salvifici Doloris, On the Salvific Value of Suffering. Itong mga binasa ko ito, after Evangelii Nuntiandi, ang sumulat na po dyan ay si Blessed John Paul II lahat. Okay? So ito yung mga sample lang po ng iba pang binasihan. Marami pa po eh, no? Hinighlight ko lang ang makikita nyo. Aba, oo nga, no? Hindi lang. Nung sinulat pala itong Christi Fidelis Laici, very solid ang pinagbasihan. Napakalalim pala. Talagang hindi basta mga katang-isip lang ang sinulat. Talagang gumawa sila ng, gumawa si Pope John Paul II, nung isinulat, siniguran niya na ang pagbabasihan ay mga solid documents. Okay ha? So having said that, I will now go to the highlight of Christi Fidelis Laici. Highlight na po natin. Ito na po, no? Ito yung kumbaga introduction ko para patikim sa Christi Fidelis Laici. Pag binasa niyo yung dokumento, ano ba ang makikita niyo dyan? Yung binulet points ko na po. Kita nyo, may mga number doon, naka-parenthesis. References po yan. Kasi pag nagbasa kayo ng dokumento ng simbahan, may mga article number. So, yung mga article number, isinulat ko dyan for reference para alam nyo rin po na dito pala nang galing yan. Yung iba, pinaraphrase ko. Yung iba, kinote ko dahil mahalagang basahin. O, ayan. Katulad po, no, doon sa pambungad pa lang, number 2, o anong sinulat dyan? Maliwanag na si Blessed John Paul II, he identified the inspiring holiness and participation of the late faithful in the church. Very positive agad ang note niya. Kasi nakita niya, no? Eh, kaya magandang pagnilayan at makita ang kahalagahan ng laiko dahil sa konkretong karanasan, maraming laiko ang talagang nagsisilbing inspirasyon ng kabanalan. At nakakatawag pansin yung paglilingkod sa simbahan na talagang, sa totoo lang, lalo pang nakakapanghikayat na lumago ang pamayanan. In-identify po niya yan. Kakita nyo, the document started with a very positive note. At kung ako tatanungin nyo, dito po sa Diocese ng Pasig, kayo pong naririto, eh kayo po yung mga inspiring icons of holiness. Tingnan nyo nga katabi nyo, nakaka-inspire ba mukha niya? Mata nyo, hindi nyo matignan. Bakit kaya? Pero ako, pag tinitignan ko kayo, nai-inspire na ako sa inyo. Di ba? The mere fact na nandito kayo. Mga inspiring kayo because of your active involvement in the parish. Di ba? O, ayan. Oh, iba, hindi makapalakpak, parang hindi naniniwala. Ba't kaya? Ano ha? O sige, kung ayaw kayo maniwala dyan, sa unang punta tayo sa dalawa. Pero, sabi din ni Pope John Paul II, doon sa Christi Fidelis Laici, doon sa number 2 din, may 2 temptations of lay people. Kinote ko yan para mas talagang hindi ko lang pinara-praise. Eto, babasahin ko po, ah. The temptation of being so strongly interested in church services and tasks that some fail to become actively engaged in their responsibilities in the professional, social, cultural, and political world. Yun yung unang temptation. O, ano ba ibig sabihin yan? Tagalogin po natin. Yung iba, mga taong simbahan, nasa simbahan, mga suki ng parokya. Pero naiiwan na lamang doon. Hindi na umaalis doon. Gusto nang matulog doon. Nakita nyo? Yun ang isang temptation.
ayaw na makilahok sa mas maraming pangangailangan ng pamayanan. Ayun, eh, biliwanag na, di ba? Kita nyo, professional, social, cultural, political. Parang sinasabi niya, hiwalay ito. Hindi. Basta ako doon na lang luluhod ako, nakabelong. Kahit may munggo dyan. Oh, hanggang dyan lang ako. So, isang temptation po yun. Parang ayaw makilahok sa mas marami pang pangangailangan. Tama na yung nandoon sa paligid ng haligi ng bahay dalanginan. Kita nyo, nililiwanag ko. Kasi pag bahay dalanginan, talagang physical structure. Nakita nyo yung unang temptation? Pero mayroon pa pong ikalawa, sabi po dyan. And also the temptation of legitimizing the unwarranted separation of faith from life. That is a separation of the gospel's acceptance from the actual living of the gospel in various situations of the world. Ano po ibig sabihin nito? May pananaw, no, na Katoliko ako, di ba? Pero kung may mga bagay at pananaw sa mundo, tatanggapin ko din. Nakita nyo? Pwede akong mamangka sa dalawang ilog. Kanya? Parang yung awit na, sana dalawa ang puso ko. Di ba? Narinig nyo ito. Katoliko ako, pero okay sa akin ang RH bill. Nakita niya? Katoliko ako, pero okay sa akin ang gumamit ng kondom. Tutal, hindi naman pinagbabawal ng batas. Tutal, binebenta naman sa drugstore. Okay? Katoliko ako, pero okay sa akin ang premarital sex. Kita niya? Diyan, nagkakaroon na po. Ang tawag po dyan, dichotomy. Yan yung sinasabi, no? Parang okay lang. May magandang sinabi ang PCP to sa renewal of worship. Ang liwanag ng kanyang statement, all life is worship. Ibig sabihin, kung sumasamba ka, kung dumudulog ka, kung sumasampalataya ka, dapat nakikita sa iyong buhay. Okay ha? Nakita niya? No? So, yan po. Pwede pa po tayo magbigay ng maraming examples. Kaya nga, ang nangyayari, halimbawa, maraming Katolikong senador at congressmen. Nakita niyo? Ang tanong, yung bang mga pinatutupad at pinapasang batas, makakatoliko ba? Iyon. Iyon po yung sinasabi dito. Yun ang temptation. Di ba ang daling intindihin? Parang pinahirap lang yung English, eh, no? Pero yun ang ibig sabihin nun. O, oh, nakita niyo, ha? Pinapaliwanag ko. Ito ho, namimiss ko pag nagtuturo ako, eh. 15 taon po ako nagtuturo. Ayan, ganyan ho. Okay ho ba ito, no? Well, let's go to another highlight, no? Ayan. Hinighlight din po, no? Dahil sabi ko, ang binasihan, sacred scripture, nagbigay po yung document ng New Testament images to describe the lay faithful in the church. Halimbawa, yung image of vine in the branches. Di ba sabi ng Panginoon, John 15? Oh, I am the vine, you are the branches. Ano po ibig sabihin nito? Kasi sabi nga, no, kung ako ang vine, no, kayo ang aking mga sanga, kita nyo? Napakahalagang prinsipyo, sabi niya, you are attached to the vine. That without me, you can do nothing. Kaya, kung ikaw ay mamumungay, di ba yun yung sinasabi sa John 15? That the branch will bear fruit, you bear fruit not because of yourself, but because of the vine. Okay, ano? Ang ganda ng paliwanag. Bakit mahalaga yun sa lay people? Kasi yung ibang mga laiko, baka isipin nila, ah, ginagawa ko ito, ah, akin ito, ah, project ko ito.
ah, dito, maganda yung ginawa ko. Baka iniisip niya, sa kanya nang galing yan. Excuse me, nang galing sa vine. O baka iniisip niyo yung vine na alak, baka may mga wine kayo, no ha? Pero si Christ, the true vine. Not own that it is yours and from you. It is because of the Lord that you bear fruit as His branches. Ang ganda, no? Yan ang binigay na image. Okay? Tapos nagbigay pa po ng image, living stones from first letter of Peter. Kasi sabi, may spiritual building. So, parang sinabi niya, yung mga lay people, living stones. Pero, ang cornerstone ay walang iba kundi sino? Si Christ, di ba? The stone rejected by the builders. Ang ganda ng paliwanag niya dito. Kaya, totoo living stones tayo. But we are able to be living stones only because of the cornerstone. And we're able to build the church as living stones because of Christ, the foundation of all. You are part of the whole building of the church. But you cannot again claim that it is yours. And then, ayan na nga, sabi ng Panginoon sa Matthew 5, no? You are the salt of the earth. You are the light of the world. Asin at liwanag. Di ba ang ganda ng description? Asin. Alat. Di ba ang tawag sa mga pulis? Oh, ayan na, alat. Dumadating ni alat. Alat, no? Bakit kaya sila alat, no? Kasi mararamdaman mo eh. Oh, parang sinasabi, ang laiko dapat nararamdaman. Yung inyong pagkalaiko at inyong paglilingkod ay dapat nararamdaman. Hindi matabang. Sabi nga, salt should not be and go flat. You should be felt. Yun. You are the light of the world. Tanglaw, liwanag. Ang nagmumula, the only true light, the Lord. Kanya? Kaya yung inyong mamumunting liwanag, nakakapagbigay liwanag sa simbahan. So ibinigay po yan. Kaya magandang highlight din po ng doctrine. Ang ganda ng pagninilay, no? And then, sinabi din po, eto, bibigyan ko po ng konting pagninilay. Sabi din po ni Blessed John Paul II, dito sa Christi Fidelis Laici, the participation of the late faithful in the threefold mission of Christ as priest, prophet, and king by virtue of baptism, confirmation, and the Eucharist. Bakit hinighlight po yung tatlong yan? Ang tawag po dyan sa pag-aaral po natin, tatlong sakramento. Di ko ba? Binyag, kumpil, at Eucharistia, yan po ay sacraments of initiation. Oh, anong pinakaunang sakramentong tinanggap natin? Baptism, tama, no? Ibig sabihin, hindi mo matatanggap ibang sakramento kung walang baptism. So in baptism, you are initiated into the church. Kita niya? Oh, pero marami sa atin, nung nabinyagan ay mga baby pa lamang. Kaya ayan, may sakramento ng kumpil. Confirmation. Dahil ngayon may sufficient knowledge ka na, makakatayo ka na sa sarili mong paa, no? Makakasagot ka na sa rito, hindi na mga magulang at ninong at ninang mo. O, pangangatawanan mo yung inyong pagiging katolikong kristyano. Dulot ng mga handog ng Espiritu. Kaya kinukumpilan ka. Kaya, hindi ka lang anak ng Diyos. Ang pagiging kinumpilan, ikaw ay saksi ni Kristo. Buhay na saksi ni Jesus. Okay ha? So you're initiated into a life of service to the church. And obviously, the central sacrament among the seven sacraments is nothing else but the sacrament of the Eucharist. Look at all the seven sacraments. It's only in the Eucharist where you see no one else but Jesus. You're initiated into Christ. Christ enters you. Diba sabi nga kay ni Paul, diba? It is Christ who lives in us. No longer I, but Christ lives in me. Okay ha? Ngayon, kita nyo po dyan, ang sinasabi po
kapag tayo biniyagan, kinumpilan, sa araw-araw tinatanggap ang sakramento na Eucharistia, tinatanggap si Jesus, no? We actually share in our vocation and mission as priest, prophet, and king. Nakalagay sa right yan. Diba? Pagkapari, pagkapropeta, at pagkahari. Kaya pag sinabi nyo, pari lang, lahat po tayo, pari. Lahat po. Kaya nga ang katuruan, we share a common priesthood. Ang tawag po'y pagkapari ng binyagan. Di ba maganda sa Tagalog? Pagkapari ng binyagan. Oh. So, paano ang pinatutunayan yung pagkapari mo? Eh, sinasabi po ni Blessed John Paul II, yung iyong buhay espiritual. Di ba ang pari nag-aalay, sumasamba? Kayo din po, ganyan ang ginagawa nyo pag kayo ay dumudulog, sumasamba, nagdiriwang ng Eucharistia. Pero ang pag-aalay nyo ay hindi lang kapag ipinagdiriwang ang banal na misa. Ito'y dapat nakikita sa pagkapari ng inyong buhay. O pagkapropeta, yung salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang katotohanan ni Kristo. Ano ba sabi ng Panginoon? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No? And we know that Christ, who is Word, no, should be Word we proclaim. The Word which we proclaim is the truth of Christ. And His Word should be enfleshed in our lives. Yung pagkapropeta po natin. O, kita nyo. Pag si Jesus nagsasalita niya, kanyang salita, kinatamaan tayo. Obserban nyo, no? Pag may nagpare, mahusay ang homily niya, o tinamaan ka ba, nasasaktan ka, no? Ilag ka ng ilag, di ka na makailag, kasi no? Talagang lahat tama, no? Pati yung pare, tinatamaan, no? Wala, pati yung pare, no? Actually, sinabi po ni, ano yan, ni Pope Francis, no? Doon sa kanyang nilabas na Evangelii Gaudium, na pag nagho-homily ang pare, dapat talagang siya ang unang tamaan. Oo, para maging effective yung homily niya. Hindi siya nagsasalitang up in the clouds lang. Kaya pag ako nagho-homily, ako ang unang tinatamaan. Dapat ho, ganon. Kaya dito sinasabi, yung pagkapropeta natin, ayan, ang salita ng Diyos talagang tumatama. Tumitimo sa ating puso. At ang salita niya ay nakapagbabago. Di ba, sabi nga po sa scriptures, the word of God is like a two-edged sword that pierces through the heart. Yan ang tinatawag na surgical ang word of God. No? It strikes the heart. Eh, ganoon naman ang katotohanan ni Kristo. O, so pag tinamaan ka, makapagbabago ka. At ikaw mismo magiging propeta. At dapat, hindi ka matatakot maging propeta. At yun ang problema, sinasabi sa mga laigo, hindi dapat matakot ang laigo na maging propeta sa panahon ngayon. We should be mouthpieces of the Lord. O, tingnan nyo, pag nasa tahanan kayo, meron kayong sinasabi sa inyong asawa, sa inyong mga anak, nagbibigay kayo ng konting pagwawasdo, kayong enemy number one. Masakit eh. Tama ha? O, yun naman talaga dapat. Kapag nagsalita ka ng tama mula sa salita ng Diyos, eh hindi ka magugustuhan. Eh yan ang nangyari kay Kristo. Di ba? Nagsasalita siya sa mga Pariseo at Eskriba. Ano nangyari? Ayun, pinako sa krus. Kaya okay lang. Yan ang problema ng mga laiko. Ayaw nang maging propeta. Ayaw na kasing magpapako sa krus. Huwag na lang, tahimik na lang tayo. Gugulo pa. Ayan. Kaya pag nasa parokya, ayaw na maging propeta. Hindi masabi sa kapwa lingkod, o mali ang ginagawa mo. Di ba? Hindi madun sa masabi sa kapwa lingkod, oy, ang yabang mo, ang kapal ng mukha mo. No? Hindi masabi sa kapwa lingkod. No? Uy, sinungaling ka. Hindi naman yan ang sinabi ni Father. Ba't yan ang sinasabi mo? Yun ang pagkapropeta. Amen? Amen. Yan.
Yung iba natatakot na. Eh kasi, nako, syempre, pag sinabi mo yan, lintik lang ang walang latay. O, subukan mo sabihin sa kapwa lingkod mo yan. Titignan ka lang, look who's talking. Makakahirit ka. Ay, ganyan eh, babalik sa iyo. Kasi yun ang buhay ng propeta eh. You will suffer. Oh, di ba yun ang nangyari kay John the Baptist? Oh, the last of the prophets. Ano nangyari? Pinugutan ng ulo, magpapugot na rin po kayo. Di ba? Kasi iba namang mga ulo, wala nang buhok, magpapugot na kayo. Ayun. Okay. Tapos, ayan, kaduktong po niyan yung pagiging hari, king. Kasi si Jesus, hari siya, hindi itinaas sa pedestal. Ang tawag nga po ay suffering servant king. Makikita niyo po yan, kinote po dyan. May ba sabi, suffering servant messiah? Kasi isang haring nagpakababa. No? Oh, eh, yun ang buhay. Kaya, isang hamon ng pagkahari ninyo, eh, magpakumbaba.